Faceless. Magnus Faceless dyan, sabi dito, ni Baltimore. Pipikit lang ako kanina, 80 minutes is real talaga. Shoutout sa'yo, pare. Third pick, inaantay natin. Kailig pa shoutout man, please, Fairy Hunter. First time ko rin sa Twitch channel niyo, pare, magandang hapon. From the Philippines, okay? Pero undying third pick, pang early game ng Faceless, ayan na. Nilabas na nila. And then newbie, kailangan yung humanap ng panagot dyan or else. Palag-palag ka dyan, Kuya Nick. Antok na ako dito, 4 a.m. na dito. Ay talaga, yun lang. Aray ko, bes. So, fourth pick. Who will it be? Saglit. Naantay natin yung fourth pick. Newbie. Bat Rider para kay newbie. And then Faceless naman, who will it be? Kaya Nick, ikaw ata kailangan ng Mineski para wala na roster change. O nga, 3-4-3 na wala na. Paano punta ng Lancaster para di ko kabisado? Bungad lang kami ng Cavite. So hindi ko alam ni Lancaster, okay? So fourth pick, inaantay natin. Who will it be? Next game ng TNC bukas. Okay, bukas yung next game ng TNC. Abangan nyo yan. Then eto na, Faceless. Kuya Nick, may nag-pick na ba ng IO? Pare, hindi ko pa nakikita eh. Hindi ko pa nakikita. Seryoso. And then fourth pick. Ayun ang tanong ko. Sino sa tingin nyo yung pumalit kay Adam? Sino sa tingin nyo pumalit kay 343 sa Mineski? Okay? Para malaman natin. Sino sa tingin nyo yung pumalit kay 343? Eto na. Abaddon, fourth pick for Faceless. Kuya Nick, anong team kalaban ng TNC bukas? Depende kung sino yung mananalo sa mananalo rito. RR nagpalit, Kuya Nick. Sabi, Rio, RR. Sino ba talaga? AU. Rio. Si Rio daw. Tingnan natin kung ngayon mangyayari. Pero fifth ban muna ng newbie. Inaantay natin. Who will it be? Acquire BPO. Showman Daluyong. Walang ginagawa daw sa IT department from J. Frost Atrides. Shoutout sa inyo dyan. Pero Lina, fifth ban. Coming from a newbie. Eto naman yung Faceless. Ang kailangan ng Faceless, mid laner. Tinker already banned. Kay newbie naman, ang kailangan nila hard carry ni Mungi. Mungi tuloy. Mugi. Mungi tuloy ang putik ni Mugi. So who will it be? That's the question. Ursa. Binan dito. Ursa ni U9. Pero may lifestealer pa. Guys, Infestbomb yan. Infestbomb, lifestealer, Batrider. Fifth pick, Faceless, who will it be? 10 seconds remaining. Pwedeng Ember yan sa Faceless. Yun lang. Saglit lang. Saglit. Eto na yung fifth pick. Storm yan, Kuya Nick. Sabi rito ni Pinoy's fanboy, abangan natin kung it's going to be a storm. Pero natatay talaga ako. Minit at pala, tumahay muna ako, no? Kuya Nick, mag-ibang bansa ka, huwag sa Brazil. Dami snatcher. Nasnatchan ka, pre? Nasnatchan ka sa Brazil? Titignan natin, syempre. Pero fifth pick, eto na. Who will it be, Faceless? Fifth pick is going to be... Medyo matagal, ha? Medyo matagal. Slark ang fifth pick dito. Newbie naman. Slark ni Black yan. Pang late game ulit yan. 90 minutes. 90 minutes game tayo ulit.
So, mid-jabs, Troll Warlord. Okay? Mid-jabs, Troll Warlord. So, fifth pick naman. Kabila. Wala na sila reserve time. Terror Blade. Ayan na. Diyos ko. We are now all set. Palit lang ako ng overlay saglit. Third game natin. Already ready dito. Between the two teams. And we are now waiting. Saglit lang. Wait lang mga tropa, inaayos ko lang yung setting ko ah. Steady gold, eh. La la. Yan. Ah, okay. Gets ko na. So let's do this, mga tropa. Game number 3, the decider kung sino malalaglag and will face Vega, Warnuts Disruptor. Disruptor nga si Warnuts ngayon, okay? Hindi na siya Jakiro. Black on Slark, Jabs Troll Warlord, Ice Abaddon, XY Undying. Sa kabila naman, Fate on Bane once again, SCC once again ulit, Queen of Pain, Mugion Terror Blade, Kaka Sun King, KP on Batrider. So support Sun King to, mga chong. Sana matalo ang faces para maganda daw. Huwag naman ganun. Okay? SCC. Nung first game, nagwagi siya. Nung second game, medyo nag-alangan dito. Pero still, nanalo pa rin sila. And KP on his Batrider. Ang maganda dito, kahit naka-BKB yung troll, kayang-kayang i-control nung Bane or nung Batrider. Pwedeng-pwede siyang i-hold dito. Kaya hindi safety kahit may BKB siya. Bounty rune, nagkakakuhaan. And Abaddon. Abaddon will be getting that one. Ice. Tatlo nakakuha ng faceless na bounty rune. And they will now go mid lane. Jabs, Troll Warlord nga. Kasama niya si XY on Undying versus etong si Queen of Pain. Pero Kaka on Sun King nandiyan sa mid lane. Abaddon naman, kinuha niya yung creep wave. And then bot lane, Batrider ni KP versus Slark ni Black together with Disruptor ni XY. Undying pala ni XY to. Disruptor ni Warnuts, I mean. Jabs, tulay-tulay lang din. Free agent po ba si AU? Para hindi ko sigurado eh. Siyempre may mga kanya-kanyang internal talks yan. Kung anong diskarte sa karir nila, di ba? Pero eto, Jabs. Ayan nga. Oops! Nag-metamorph na kagad para easy creepings. Pero yung Abaddon, solo sila rin dalawa.
Nilalabanan siya rito ni Ice. Kita mo yan, walang support on the top lane. Kaya binubulas yan ng Abaddon. 2-3 muna yung skill niya para may, may attack speed at move speed din siya. Na advantage kay Terror Blade. Mid lane naman, aba, nandito yung Bane. Pinoprotektahan yung Queen of Pain niya. Sun King is... Asan yung Sun King? Asa baba. Asa baba yung Sun King. Kasama naman niya yung Batrider. Jobs, nahihirapan dito. Medyo hindi yata ideal na mid laner yung Troll Warlord. Kalaban mo, Queen of Pain. Late game palag-palag yan, pero early game papahirapan eh. Tingnan mo, 11-6 yung Queen of Pain, 6-1 yung Troll Warlord. Di pa naman ganun katapos, pero syempre, pag dinuwalain pa ng Bane niyang gitna, paano ka makakrippings, di ba? Paano ka makakalasit? So, ayun ang kailangan natin makita mamaya. Naka first kill pa siya dyan. And then, the regen rune for KP, anak ng Diyos. Kita mo, oh. Paano siya? It's either be-brainstop siya or enfeeble, which is hindi makakatulong sa creep kills niya lalo. Makakuha man siya ng last hit, matira niya man ng last hit, hindi sigurado kung enough yung damage nung ilalast hit niya. Diba? So, pahirap ng pahirap yung buhay niyan, man. Seryoso. And maganda to for newbie. If they are looking forward to possibly win this game. SCC, si Fate nandyan din. Oops! And then enfeeble na naman Jabs, Delicado, Shadow Strike, and the Jabs. Eto, medyo nasasaktan na. May TP Disruptor pero walang Glimpse Back yan, kaya pamprotekta lang talaga mismo. Oop! Nakapag-Barrow Strike, Mugi! Mamamatay pa rin o na Terror Blade, pero XY will fall with the tower damage. Mahuhuli siya ron, pero lalaban si Abaddon na matapang. 1-for-1. Terror Blade in exchange for eto nga nga undying. Oh, brains up! Pero hindi niya naspatan yun. Ayan na, brains up! Nakatakas na, sayang. Kaya yun eh. Kasi level 2 yung brains up niya eh. Level 2 brains up is 160 damage. So, dalawang right click. Tapos ang laban, di ba? 190 lang yung buhay ng Abaddon eh. So, again, mid lane. Eto, mag-isa na lang ulit yung Queen of Pain. Kaya nakakapag-farm etong Troll Warlord. Pero speaking of which, eto na kagad, on the way mid lane, etong dalawang supports. Both Sun King at saka yung Bane. You came... So, Jobs, nandyan din. Queen of Pain ni SC, maganda yung early game dito. Which is, ayun talaga yung hinahanap niya if you're a Queen of Pain player para makapag-snowball ka on the late game. Pero ito, undying, Delicado. Ito yung Barrow Strike. And then yung normal attack. Normal attack. Normal attack ulit. Normal attack ulit. Brains up. Pero ena yung tomb. Nandyan na rin si Ice. Abaddon. Pero ito yung Queen of Pain. Shoy! Nag-glimpse back siya pero undying is already down. Dalawang support Delicado. Pero Queen of Pain nagbabalik. Scream of Pain. Will he be killing? Ayan na nga, si Warnuts napatay niya. Pero ito medyo Delicado siya. Nandiyan na yung Troll Warlord 2-for-2. Two supports for two supports. Yun nangyari dun. And now, back to farming both teams. Hitrip pa rin yung score natin. Kita nyo yung denies ng Queen of Pain. 17 denies, mga tropa. Sobrang delay nito ah. Eh pre, kailangan mong intindihin na yung English channel, meron silang slot sa lobby. So pag nag-start yung laro, kasali sila sa lobby. Kaya yung delay doon, minimal lang. Tayo, nanonood tayo sa Dota TV. Kaya meron talagang delay. Okay? Ganun yun. 3-3, Sun King, eto. And Abaddon, nandyan din. Oh, Sonic Wave, pero the bash! Mamamatay pa rin sa gitna.
etong Troll Warlord, and then the bote is there to sustain si, SCC, and they will now continue. KP, ganito pre, para wala tayong delay, kausapin mo yung organizer, sabi mo, manonood ako sa Wombo Combo, bigyan mo sila ng lobby slot, okay? Pag nangyari yun, wala na tayong delay, okay? Nagkakaintindihan ba tayo dyan? Palag-palag na ba? Pero ito, kaka, Sandstorm, hinahabol pa rin si Jabs, pero unfortunately, nakatakas na. Tier 1 tower andito sa mid. Kinukuha na lang nga newbie. Sun King, Sandstorm lang. So Black, nalilimitahan din yung farm, pero maganda pa rin. At the moment, Tier 1 tower top lane naman, kinukuha na ng Terror Blade, naka Metamorphosis, and DPS ang specialty niyan pagka ganyan na yung strategy. SCC, mid lane, 7 minutes into our ball game. Kaka naman, he's farming for his Blink Dagger, guys. Do remember that. Etong Sun King, support Sun King yan. Ang kanilang offlaner, si KP on Batrider, ayan. Pero still, nakakapag-farm pa rin yung Sun King dito. Net worth natin, leading is yung Queen of Pain, and then yung Terror Blade. Oops, Sun King, nakapag-barrow strike. Pero may detection ba rito? May glimpse back end if ever needed. Pero they won't be using that one. And now, anong date na ba ngayon? Abente na ba ngayon, mga chong? Abente na? Kuya Nick, wala na si U9 sa newbie? Para hindi. Si Mugi at saka si U9 iisa. Ninja Mugi, siya yun. Ninja Mugi, no? Siya yun, pare. Barrow strike did not connect. So, medyo sloppy rito. At the moment, kulang pa rin yung barrow strike level niya. Kaya ganun. 3-4 yung score natin. Kita niyo yung farm ng troll. 1K behind siya kaya Queen of Pain. And yung early game na ginawa nung Bane. Okay? Ah, 20 nga. Okay, ayos, ayos. May 10 days pa tayo. Hanggang ilang araw ba yung May, pare? May meron ba May 31? Pero ito si SC. The Battle Trans. Gusto yung damage yan ng gusto. Itong si SCC. Pero lalaban. May Sonic Wave yan, ha? Delikado. Ah, inaabangan ba? Hindi. Out na. Jabs. Medyo delikado. And then top lane, Abaddon, Apocotic Shield, meron na siyang Barrow team, kaya medyo matapang. Kaya they will now sustain lang muna para mag-farm lang yung Terror Blade. Okay na yun, sabi nila. Okay, may 11 days pa. Sige, sige. 11 days bago magkatapusan. And then SCC, nandyan din. Tyrion 4, yung score natin, leading pa rin dito. Yung, blooming in, Sonic Wave na kagad, wala nang intro-intro. Wala nang intro-intro, bakit mo tanatanong Kuya Nick? Eh, syempre, sweldo. Ayaw mo ba ng sweldo? Syempre, isip mo rin yung sweldo. Ano ka ba? Pero eto, si Black at saka si Batrider. TP out by Black, a-up siya rito, babaka siya sa top lane. Ayan na, Diyos ko po, kung sino mahuhuli, yari. Pabati sa kumakain ng merienda ngayon, shoutout sa inyo, mga tropa. Mga merienda boys. XY, nandyan din. Tier 1 tower, na-split po siya dito ni Mugi. Ayan yung Terror Blade power. Kailangan niya lang mag-farm, and at the same time sa farm niya, yung pushing niya. Pero ito yung manok, munti ka na, buti napatulog ang kuya mo. May trabaho po ba kayo aside sa pagka-caster? Wala na, full time tayo sa caster. Kaka, andito. And then tier 2 tower, binabawasan na ng Terror Blade. Si KP nakaprotekta if ever. Gagankin yung bot lane, pero Slark nagfa-farm on the top. Tier 1 tower, nakuha na nila. 45 naman dito on the mid lane. Si Kaka on Sun King. 300 gold lang sa Blink Dagger. Eto namang si Batrider. Magda Drums of Endurance muna first build. So we will see yan.
How will it pan out? Makikita natin mamaya. Five, inaantay natin. May blink dagger na rin yung Sand King. Support Sand King yan. Again, ha, support Sand King. Naka-smoke of deceit yung faceless dito. Kailangan nila magamit yung kanilang undying early game ang power niya. Pero yan, nakita na siya ng Batrider. Walang blink dagger yung Batrider. Pero merong Firefly out. Eto na yung may Veil of Discord. And then yung Static Storm, walang nabigyan. Pero SCC, andito. Gustong kumuha ng kill, pero may blink out. And then the Epicenter, Sonic Wave, two heroes melted. And then nalaso pa si Ice Ice. You will not go anywhere. Ice Ice Ice. Hinahabol dito, pero mabilis ang takbo. Nandyan pa rin yung mga blink daggers. Triple kill for Kaka. Early blink dagger paying off for Sand King. 3-8 right ahead after that engagement. Favoring newbie. So, well played. And Slark, at the same time, still farming for his Shadow Blade, pero medyo matagal pa yan. Yung Terror Blade naman will go for the Dragon Lance. Nasa mid lane sila. Hindi nila in-anticipate yun, men. Now, to Tier 2 Tower. Naka-ready na. And then, ayan na naman, si XY na naman, mukhang nag-i-snowball na yung newbie rito. And then, eto, anong gagawin ng Ice-Ice-Ice dyan? Ayan ang mahirap. Tier 2 tower ang target ni Mugi. And then, another Barrow Strike. Auto-click yung kanyang Barrow Time doon. So, ganun lang yung ginagawa. Tier 2 tower, sinisimulan na. On the mid lane, KP. Anong biniling item? Drums of Endurance nga. And then next item is going to be Blink Dagger. Eto naman si Disruptor. Pinaprotektahan yung kanyang Slark. May Static Storm din siya if needed. Fate, andyan na sa Mia top lane. And then, eto na naman. Pangalawa na yun. Napanood na natin kanina yun, mga tropa. Yung Blink Dagger talaga, aray ko best, pero ito, yung Bane, mamamatay, pero ito na yung TP backup, who will it be? May pounce, pero out na muna. So, Bane, mamamatay, pero nalaso dito, si Mugi, and kinakite siya nung sticky napalm, gusto niya nalang farming yung troll dito. And now, parang discarte, may shrine, hindi namatay, pero tier 2 tower on the mid lane, already taken, TP out by KP. Andaying nahihirapan. And si Ice 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 nandyan. So yung Aegis ang aantayin natin. 15 minutes into our ball game. Eto na. And then, nahuli nila naman nila. Ito naman yung Suki sa kabila, yung Bane. Kung Suki yung undying dito kay Radiant, sa kabila naman yung Bane. Ito si Jabs. Delikado. So wala sila nakita. Pero lalabas pa rin ba si Jabs? Lalabas pa rin. Nakita niya yung Queen of Pain. So alam na niya, mayroong panganib dyan. So he will now fall back. Hindi siya makikita rito. Or will he? Yung mid lane ang target na lang nila. Eto, tier 1 tower. Gustong kunin ni Ice Ice Ice. Pero ayan yung Queen of Pain. Sa likod, Barrow Strike yung Sand King. Veil of Discord, Scream of Pain. And then the Napalm Stacks are already here. Ice Ice Ice. Again, guys.
hindi siya nag-create ng space, but instead is being hunted consistently by newbie, and I think they will probably go Roshan. First 10 kills, nakakuha na niya newbie. Okay na, newbie first 10 kills. And then our next bit is for the whole game, nakabit na tayo, letter A again, faceless, letter B, eto nga nga newbie. And Roshan being taken, that's a metamorphosis power pusher and Roshan taker, etong si Mugi. Pero gustong kumuha rito ng kill ng faceless, ang mahuhuli, ayan yung Veil of Discord, pero they won't pursue, they won't pursue. Pursue they will. Oh, Static Storm, pero inaabot siya ng Kinetic Field. And then yung Decay, Static Storm, wala, namatay sa likod yung Undying. And now yung Tome, libreng-libre, Roshan, they will now continue. Sentry Ward is there to protect their position. Ayan na, may nakita na. Grip! Ayan na nga yung grip, pero Black nakatakas. Ang gandang Barrow 6 sa dalawa, Static Storm will not connect to anybody. And now it's time for newbie once again to set, boset dito para kay Faceless. Sabi nga ni Babalu, puset. Ito, si Ice. Hinahunt sila ni KP, pero delikado rin siya dyan. Wala na siyang enough life. Epicenter, ayan sa likod, pinigay sa dalawa. And Ice Lark will fall. Another chase on the way. XY Nuts and Ice. Danger dito. May Blink Dagger dito. May Blink din yung Queen of Pain. Ang unang papatayin, Abaddon. Grabing sustain niya. So ang huhuli na lang nila is etong si War Nuts. Double kill. Laso kay Abaddon. Wala na siyang borrowed time. And pahirap ng pahirap to for Faceless. Yung kanilang Snark hindi pa nakakapag-farm. And uy, napatay niya yung Batrider. And makakatakas ba siya rito? I don't think so. And there you go. Three heroes down. And they will now continue with the rush attempt. Or will they? Nakakuha na ba nila? Hindi pa. So hindi. Mag-shrine muna sila dyan. Shrine. Para mas safe. So better na yan. Better than nothing. So saglit lang. Farm lang muna. 615. XP. 4K newbie. Pati yung net worth. 4K din. And now, newbie, Muji, Roshan, kinukuha na. May laro ko ba TNC pare bukas pa yung laro ng TNC? Ito, gusto na naman mag-contest ha. Gusto na naman mag-contest nitong faceless. And then si Ice. Walang epicenter ngayon. Walang epicenter ngayon yung Sand King. Malapit na mamatay yung Roshan. Pero kailangan nila mag-ingat. Ayan na yung glimpse back. Into a Bane. Siya yung unang mahuhuli. Pero Aegis na ako ng SCC. Yung Sonic Wave, inaantay natin. Barrow Strike din. Pero si Warnas, una niya pinatay. 2-for-1 na. Pero Black, hindi nakapag-Barrow Strike right ahead. Pero Mugi, Wemi na. Jobs will fall on Troll. Sandstorm, kinakite nila si XY. And kahit mamatay yung Queen of Pain, may Aegis na yan. Hindi pa tayo tapos. Triple kill beyond godlike. 19 minutes into our ball game. That's the power of Queen of Pain. Terror Blade na matay together with Bane, pero that's it for Faceless. I mean, a newbie. And wala pang epicenter dun yung Sun King, kaya di niya napasok. Grabe na yung advantage ng newbie dito, men. Isipin nyo, yung 3-4 nila, initiator pa parehos, di ba? Ayun ang problema nila. So now, we will continue. Ice nagpa-farm pa rin, pero impact niya hindi ganun kay significant. Delikado. I'll take your tribute. And now, eto, kita nyo yung aggression. Kita nyo yung aggression ng newbie. Nandito sila sa may almost base na ng tropa.
Eh, CC tier 1 tower top lane kinukuha naman. Ayan na yung Lasso and Black Delicado rito. Let's see. Si Warnuts ang naging target and he will fall. Siya yung naglagay nung kinetic field kaya hindi nakapasok din yung newbie, pero they will now transition tier 2 tower top lane. Tier 2 tier 1 naman na mid lane nakakuha na nung Slark. So tuloy-tuloy na. And they will now continue. Ayan yung grip. And then Epicenter. Mahuhuli pa si Jobs. Yes, he will. And Delegado rin si XY dito. Black trying to sustain. Pero what can he do? Sobrang early pa into this ball game and wala pa siyang ganun karaming item. And ayan na, Barrow Strike. And XY na-free hit na si Mugi. Terror Blade with the kill. Eto naman, Queen of Pain ang target niya. Pero naka-blink out din. Glimpse back. Lalaban ba? Miss Scream of Pain. Pero ayan yung Static Storm. Binigay na. Meron pang Aegis yan, men. May Aegis pa yan. And eto na yung Barrow Strike ng Sand King. On the way na. Pero din nila ipuperso yan. Medyo risky. Wala silang vision. They will now push for the tier 3, tier 2 tower bot lane. The last outer tower for Faceless. 5 minutes. I mean, 22 minutes into our ball game. Diyos ko po. Ayan na, Terror Blade. Tuloy-tuloy na siya dyan. And 821 net worth, 10k XP, 6k. Paano yung next plan? That's the next question. Pero may Lincoln's Spear na yung Queen of Pain dito. Lincoln's Veil of Discord. Etong Terror Blade naman on its way to a BKB. Let's see yung comeback potential kung meron. Oh, Black. Was he even spotted? Kailangan nila ng ano eh, ng malevolence eh. Pag nakapag malevolence sila, kaya nilang isil tong Slark. Ayun ang maganda ron. And now, eto na, 8:21. Jobs, ayan din. Kaka, yari na naman si XY. Diyos ko. Barrow Strike. There you go. Alay na naman. Alam nyo na yung multing kasunod. .822 yung score natin. And then si Black sa mid lane, may split push lang pero wala nga silang malevolence. Ayun ang problema. So it's either the dark pakan sila dyan or worse, silver, shadow dance. .822 yung score natin. Eto na, si Black. FL mananalo dito, sabi rito. May comeback potential, pero yun yung Barrow Strike. Pero again, kulang yung coordination ng mga tropa mo. 8:22.
And si Black nandyan din. Queen of Pain andito, naghahanap ng makukuha, pero Sun King andyan din. So kailangan mag-ingat, pero hindi na maka-aggressive tong newbie katulad ng ginagawa nila kanina. Sino may Radiance? Ice. Ayan na nga, meron na nga Radiance on its way to Aghanim Scepter. Mukhang yari pa yata sila rito. And now, Kaka, andyan. Malevolence na yung Queen of Pain. And now, they will continue this one. Si Jabs nandyan. And Sun King, nasa low ground, pero nakapag-barrow strike. Si Black, mukhang aggressive na siya. Ayan na, Diyos ko po. Aghanim Scepter pa si Abaddon. And habang tumatagal to, lalong masakit yung damage. Yung tomb, nakuha na nila. Pero Bane already dead. Epicenter is here. Pero wala masyadong tinamaan. Wala talagang tinamaan kasi naka-BKB yung kinuha niya. Pero Snark na matay. Jabs will fall. 2 cores down. And they will now go for the Roshan. Diyos ko po. Ayan na po yung Roshan. Kinukuha na. And si Essie, gusto nga kunin yung Warnuts. Nakita niya, ayan na yung Malevolence. Okay, Barrow Strike, hindi makakatakas. And then Roshan, makukuha na rin nila. Terror Blade, Manta Style, and then BKB. Ayan na, nagkabigaya na pala ng Static Storm. Queen of Pain, may Aegis pa. Diyos ko po. And then, eto na si Kaka, naghahabol. Kasama yung Batrider, alam nyo yan. And si Black, makakapag-pounce out. Pero Barrow Strike, pag ayan, nahabol Barrow Strike, hindi. Meron ng grip eh. Ay, walang grip. Wala, wala. Cooldown yung pala. Diyos ko po. And then, split push na naman dito yung ginagawa. Split push na naman yung ginagawa ng Faceless. Pero tingnan natin kung paano i-handle to ng newbie. Wala na silang Aegis. And top lane, yung troll, gusto niyang tuloy-tuloy yan. Pero mas malakas yung pushing powers ng Terror Blade with Metamorph at saka yung kanyang illusion, Conjure Image. Ayan na nga, yung top lane, pinabayaan na ng troll. And they will now pursue mid lane. Epicenter is online. And then Lasso, andyan na rin. Ayan na yung Metamorph. Black, kita mo yung damage. Ako, kita ko. Pero tier 3 tower, kinukuha na rin. May Manta Style pa. And they are now chipping away this tier 3 tower. And Jabs, gustong isustain. Kinetic Field nandyan din.
And in creep wave, inaantay lang nila. Ice, ice, ice. Nasa gitna, may radiance yan. Kaya matapang. Pero KP, yan ay lasso. Pero hindi. May Lincoln Spear si Black. Saan galing yung Lincoln Spear na yun? Ah, siya mismo gumawa. So, hindi nakapush yung newbie. And alam nila na they can continue kasi yung Metamorph will be expiring soon. So, mag-butterfly pa lang, mag-scuddy pa lang siya dyan. 32 minutes into our ball game. And now, Slark, eto will go for the Silver Edge next build. Speaking of Envy, Shadow Blade naman para kay Queen of Pain after his Lincolns and Malevolence. Sun King na position for support. Already with the Blink and the Force Staff on its way to Yule Scepter. And then itong si Batrider. Blink, Force Staff din plus yung gem. Mag-Yule Scepter para sila ng Sun King ng role dito. Pain naman, Glimmer Cape, and then yung Queen of Pain at saka Terror Blade. Merong mga items pa dito, yung core items sila. Sa kabila naman, yung Alay na Undying, magme-mechanism pa lang. Aghanim Scepter target ni Abaddon after his Radiance. Troll Warlord, BKB Yasha will go for the Diffusal Blade. Slark, Silver Edge na, tsaka yung Lincoln Spear, and then yung Disruptor, eto pa lang sa kanya. Wizardry pa lang, pero ito, naghahanap na ng kill si KP. I think si Alay na naman. Oh! Lasso kay Ice, 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 pero Barrow Time Pop. May Barrow Strike, yung Sun King, and now, napabayaan na si Ice, Ice, Ice dito. And now, nakamalevolence na rin siya. He will fall any moment soon beyond godlike for SEC. And then the epicenter may napasok and it's going to be on the Undying. Pero mamamatay ba siya? Sunstorm, Queen of Pain, nandyan din. I think he will fall. Ayan na nga, Undying. And then yung shrine, kinukuha na rin. Tier 3 tower, kinukuha na rito ng newbie. This is their momentum, mga chong. Umi-split push yung faceless, pero ang problema nila, nasa tier 3 tower na. And Terror Blade yan, Creep Wave lang kailangan. Ayan na nga, 45 pop. Pati yung kabila, 45 pop din. Pero eto na yung damage ng Terror Blade. Kitang-kita niyan, Ratchada Balita. And first rocks of the game, next target. May nagtipin ito yung Slark, naka-Lincoln Spear. Pero ang target talaga is the rocks. And then namatay din yung Disruptor sa gilid. Eto na si Jabs, may BKB. Pero grabe yung damage yung Terror Blade. Sasabayan niya kahit sino, may BKB na rin si Mugi dito. Inaantay natin Slark, nandyan na. Malevolence, Barrow Strike, Sonic Wave. Undying went down, nabalance na yung Creep Wave. Pabalik na ulit yung Batrider at yung Enigma rito. They will now transition into the mid lane. Diyos ko po, pero wala nang Metamorphosis. Bailout na muna, wala nang meta. Nine and 31 is our score. Ayan na. Nine and 31. And then, si Queen of Pain, nandyan din. Kita nyo yung Radiance nung Abaddon. Diyos ko po. Ayan na po, Slark. And then yung lasso, nakakuha na. Kanina ka pa split push ng split push. Sabi to, pero may shadow dance yan. Hindi, mamamatay na. Already down ang kuya mo. And now, Jabs, andito rin. May mechanism yung Undying. SEC, nandyan din. On is Queen of Pain. TP out.
So okay na, steady goaltend na siya dyan. Eto, illusion lang yan, pero hinahabol pa rin nila kasi nakakapag-creep, nakakapag-creep skip. Nine-thirty-two, nabugbog rito yung faceless mga chong. Hindi nila ina-expect na... Hindi, nag-passive din kasi sa early game eh. Inang problema eh. Pero hindi pa tapos to, men ha. Ayan, Sun King may forced, may Yule Scepter. Pero na-static storm pa rin siya dyan. Sun King will fall. And BKB by Jabs. Pero yung mid lane, tignan nyo yung mid lane. Tignan nyo yung mid lane. Queen of Pain, sobrang wise. Tier 3 tower goes down. Pero yung Enigma, ayong Bane... Slip sa sarili. Sonic Wave nandyan din. Shield. Ay! Naka-freeta naman yung Terror Blade. And Slark na laso. He will fall. Walang buyback yung Slark. XY next on the list. Buyback yung Sun King. Gusto nilang tapusin to. Ayan na nga. Newbie is getting to be get, is getting their second na rocks dito. Piki pa siya. Oh! Meron pang Sunder yan. Available pa yung Sunder pero hindi na kinailangan. May buyback yung Troll and I think matatanggal na rin yata yung faceless sa ating Star Ladder series. Diyos ko lords. And ayan yung bumayback na troll. And di niya na alam yung gagawin niya. And GG will be called. Jabs will be calling it. Second game. Nakuha ng newbie. Pati itong third game. Aray ko bes. Diyos ko po. Newbie. Newbie will be winning this one. Saglit lang. So, saglit ah. Bigay ko na yung premium nyo, mga tropa, okay? Bibigay ko na yung premium nyo. Asan? Premium newbie na nalo, okay? So, guys, ito ah. Gagawin namin